Yan, handa na po ba tayo makinig ngayong hapon? Yan, tawagin po natin yung mangaral, no? Isang nagkatiwalaan po nating mga pastor na mangaral ngayong hapon. Isang trustees po ng ating church at isang leader po, no? Ng ating simbahan. Walang iba kundi si Preacher Rene. Yan, Preacher Rene Tang. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Para yatang tinalo na tayo ng COVID. So mga minamahal, ngayong hapong ito tayo po ay muling mag-aaral po ng salita ng Panginoon. As we go on, atin munang sambitin yung ating pangako sa ating Panginoon. Isang pangako na dapat makita sa buhay natin. Amen? Ready now? Recite. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Amen. Sa lahat po ng nanalangin sa aking kapatid, kay Ate Evelyn, maraming salamat po. At isang napakalaking tulong po na tayo po sa ating pinagdaraanan sa buhay ay meron tayo mga kapatirang karamay sa pananalangin. Okay? At sometimes we are disappointed pag yung ating panalangin ay hindi naayon sa gusto nating mangyari. Okay? But never discourage. Always put your courage on God. Dahil wala ka ng ibang pwedeng pagtiwalaan at kampihan kundi ang Panginoong sa laban nito. Pag kalusugan na po ang tinamaan sa atin, it is between you and God alone. Wala ka ng ibang pwedeng lapitan. Kasi yung gamot, di mo alam kung i-epekto. Hindi mo alam kung tama ang ibibigay na prescription ng doktor at diagnostic ng doktor. It is you and God alone. Kaya magpalakas po tayo sa Panginoon. Amen? Okay? Minsan po, nung aking kapatid po ay talagang nag-aalanganin sa kanyang kalagayan at meron kaming pangako sa Panginoon na mananalangin yung ating 7 times praise to God, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9. Sometimes, yung aming pananalangin na hindi na praise eh, talagang we come to the throne of grace of God eh. Talagang lumuluhod na kami talaga sa Panginoon. Talagang we spend 30 minutes pag kami mananalangin para sa kapatid ko. At sometimes, mapapagod ka ng manalangin. No? Para nakakapagod ng manalangin. Para ang haba, parang di mo makita yung kasagutan ng Panginoon. Dumarating sa punto ng buhay ko yan na parang, I just want to shorten my prayer. I-shortcut ko na lang. No? Alam naman ng Panginoon yung pangangailangan namin. Alam naman Diyos yung kalagayan namin. Pero mga minamahal, huwag niyo pong gagawin na yung pinakakakampi natin sa buhay natin ay maliitin natin. The more we need to come to the Lord when we have situations in life, the more kang dapat mangunyapit, lumuhod, manalangin sa ating Panginoon. So ngayong hapong ito ay ating pag-uusapan ang buhay ni Haring David. So kindly open your Bible in the book of 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel 17. Yan po yung ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Verse 33. 1 Samuel 33. Chapter 17, verse 33. Okay. Nariyan na po kayo? Amen? So ating basahin ng sabay-sabay ang salita ng Panginoon. 1 Samuel 17, verse 33. Let us read. Go. And Saul said to David,
thou art not able to go against the Philistines to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Type mo nalangin, dakilang Diyos, sa oras pang ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Dalangin namin ang iyong biyaya ay managana, Panginoon, sa amin. Ikaw ang aming kanlungan. Sa lahat po ng aming pinagdaanan, Panginoon, nariyan ka. Hindi mo kami iniwan kailanman. Tapat ka sa iyong mga pangako sa amin. Salamat po, Panginoon, marunong kang Diyos. Alam mo ang makabuti para sa amin. Salamat po sa patuloy mong biyaya at pagkanlong sa bawat anak mo na tumatawag sa iyo. Dalangin po namin, patuloy po, Panginoon, pang palakasin yung aming pagtitiwala at aming pananampalataya sa iyo. Hamunin mo kami na yung salita at ang buhay ni Haring David ay maging hamon sa buhay namin. Pangunahan mo po, Panginoon, kami as I speak from without, you speak from within. Ano pong kasalanan ng aming nagawa sa iyong harapan, hinihingi po namin ang tawad sa iyo, Panginoon. Batid mo po ang pangailangan ng bawat isa. Batid mo po ang aming pinagdadaanan, walang lingid sa iyo. Alam mo ang laman ng aming puso, alam mo ang laman ng aming kaisipan, alam mo yung takot na bumabagabag sa amin. Dalangin po namin kahabagan at kaawaan po, Panginoon, kami sa hapong ito. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Thank you. Please be seated. Okay. So the title of our message for this afternoon is about we need to stand for God. Kailangan po nating manindigan sa ating Panginoon. Okay? Meaning to say, kailangan meron kang prinsipyo sa buhay para sa iyong pananampalataya. Kasi a person must live by principles. Ano yung prinsipyong pinangahawakan mo bilang Kristiyano? Okay? For us to say, I stand for my God, we need to live by principles. You can say, Sunday is the Lord's Day. That's a principle. Paninindigan mo yan na ang Linggo ay para sa Panginoon. Others may, but I cannot. That's a principle. Pwedeng gawin ng iba, pero ako, hindi. Kasi Kristiyano ako. When everything was gone and the only left was God, God is enough. Those principles na pwede mong panghawakan sa panahong ikaw ay nasa sadlak sa malaking problema. I am a Baptist who happens to be an employee, a student, a businessman. Being a Baptist comes first. Those are principles. Ang tanong ko sa hapong ito, anong prinsipyo ang pinanghahawakan mo at tinitindigan mo para sa iyong buhay pananampalataya? Because those principles will determine your stand in life. Kanino ka ba nananandig? Kanino ka ba tumatayo? Dito po sa buhay ni Haring David, mga minamahal, before siya naging hari, isang pangyayari na kung saan, in verse 33, and Saul said to David, ito po si King Saul, they are not able to go against the Philistines to fight with him. Sabi niya, ay David, hindi ka pwedeng lumaban kay Goliath. You know why? For thou art but a youth. Bata ka pa. Hindi mo pa kaya. At yung kalaban mo, si Goliath, he is a man of war from his youth. I read one time that a person needs to stand for something or he will fall for anything. Pag wala kang tinitindigan sa iyong buhay pananampalataya, you will collapse as Christians. Babagsak ka sa lahat. Isang bilang teenager, bilang adult, you need to learn to stand in your faith. Stand up for right and stand up against wrong. Mayroong sinasabi, they mean that sometimes, dahil tayo bata pa, we may have to ride on someone else's convictions. Kaya sabi ni Dr. Lester Roloff, sa mga young people, sa mga kabataan, sabi niya, you ride on my convictions until you are strong enough to develop your own. Bata ka pa, sumakay ka lang sa akin conviction. Makinig ka lang sa akin. Sundan mo lang ako, just follow me. At pag lumalaki ka na, nag-grow ka na in the faith,
dinidevelop mo yung sarili mong conviction until such time you have your own convictions. Certainly, we need to be standing up for Christ. Kailangan marunong ka manindigan para sa Panginoon. Kaya yung ating isang awitin, ang sabi ng songwriter, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross, lift up his royal banner, it must not suffer loss, from victory and to victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Kailangan manindigan ka sa Panginoon. If you want victory in your life, you must stand up for God. The life of David provides an excellent example of a young people who learned to stand up for what is right. So let's learn from David. Ano yung kanyang mga pinanindigan bilang isang bata? Okay? There are several observations that we can see in the life of David. Number one, David was young, yet he stood. David was young, yet he stood. Si David ay bata, subalit nanindigan. In 1 Samuel 16 verse 11, pakibasa po ng sabay-sabay. Ready now, read. Ready now, read. When Prophet Samuel was sent sa family ni David at kausap niya ang pamilya ni Jesse, sabi ni Samuel, andito na ba lahat? Kulang pa po ng isa. Wala pa po ang bunso kasi nandoon sa bukid, nagpapastol ng tupa. So, meaning to say, bata pa si David. Nung makita siya ni Prophet Samuel, the Lord sends to Samuel, he is the one. Siya ang papalit na hari kay Saul. You anoint David. At first glance, nung makita ni Prophet Samuel yung magkakapatid, akala niya si Eliab ang inaasahan niya na ia-anoint. Kasi a man of stature. Fully matured, fully developed na. Pero hindi eh. Kaya sabi ng Panginoon, ang point na hindi nakatingin sa panlabas na anyo, kundi nakatingin sa what is inside us, sa puso. Okay? And God chose David. Another thing, sa verse 32 ng 1 Samuel, David said to King Saul, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Dahil kay Goliath, thy servant, si David, will go and fight with these Philistines. Ang sabi ni David, huwag kang malumbay. Huwag kang matakot, hari. Akong bahala dyan. Lalabanan ko si Goliath. But verse 33, ang sagot sa kanya, and Saul said to David, you are not able to go against these Philistines to fight with him, for thou art but a youth. Bata ka pa, David. Can you imagine that? Bagamat bata si David, siya'y nanindigan kung ano ang tama. Though David was but a youth, he breathed encouragement into the Israelite army. Sino yan? Sino yung umuuposala sa ating Panginoon? Nanindigan siya. Hindi siya nanahimik. Alam niya, he's just a little boy, but he approached the king. I want to fight with that man. Hindi siya natakot. Bagamat alam niya siya maliit at nakita niya malaki, abay, nanindigan siya. For my God, I will fight that giant. Bagamat tayo po ay bago pa sa pananampalataya o maliit pa sa tingin natin sa ating sarili, kailangan po marunong tayo manindigan sa ating pananampalataya. When I grew up in the faith, it was 1985,
bagong-bagong mananampalataya, when I got saved, maraming temptations. Marami kang dadaanan. Maraming pagsubok. Maraming sasabi sa'yo, oh, wala yan. Inom tayo. Oh, wala yan. Sigarilyo tayo. Wala yan. Babae tayo. Maraming temptation to test our faith kung ikaw ba maninindigan sa iyong nasumpungang pananampalataya. Balikan natin yung ating nakaraan. Noon tayo mga bata pa sa pananampalataya. I got saved 1985 at the age of 19. Katatapos ko lamang ng kolehiyo dyan sa Manila Technician Institute. Hindi yan ang crowd ko. May sarili akong barkada, may sariling tropa, may mga ka-opisina na paglalabas ng trabaho at araw ng sweldo, magaya ka mag-inuman. Pupunta sa isang bahay, pag birthday party, may inuman. Pag nagpatawag ang boss ko na meron kaming general meeting, may inuman. Ito kami nasanay. But when I got saved, kailangan kong manindigan. Kailangan kong tumayo sa aking pananampalataya. Kailangan kong sabihin, saved na ako eh. Saved na ako eh. Can you tell that to yourself? Saved na ako eh. Come on. Ligtas ka na eh. Ngayong ligtas ka na, hindi na dapat makita sa atin yung mga bagay na ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Ligtas na tayo eh. Stand for God. Kahit bata pa kayo. Kayo mga bata, sila Ayesa, sila Lia, sila Aki, sila... Ha? Enot. Wala ba mo sa magandagandang pangalan pa? Ano yung tunay niyang pangalan? Ano yung tunay mong pangalan? Maliban sa Enot. Ano? Chester? Chesper? Jesper? J? L? Lester? Lester? Mali pa rin? Lakasan mo kasi. Andaw? Cesper. C? Cesper? C-E-S-P-E-R. Tama? Tumama na kami? Oh, Cesper. Tagad-tagad niyo yung tawag. Huwag namang Enot. Cesper. Yan, si Brother Cesper. Sila Steve, sila Rain, mga bata pa kayo, di ba? Sila Johan, si Moises. Kayo, Sophie, di ba? Faye, kayo mga kabataan, kailan kayo nanindigan sa inyong pananampalataya? When was the last time you never give in to temptations? You never give in to sin. When was the last time you say no to temptations? You say no to sin. When was the last time? Choose. Live by principle. Every person ought to make some strong decisions to stand up for your moral purity. Iba tayo dapat. And purpose in your heart that you will not walk down a marriage aisle tainted and defiled. Ngayon pa lang, bata ka, nangangarap ka. Pag kinasal ako, ipag-ikararangal ako ng pastor ko. Ikararangal ako ng pamilya ko. Yung susot kong puting damit, larawan yan, simbolo yan ng kalinisan ko. Bata pa lang, may ganyan ka ng paninindigan. Tama? Kasi we live by principle. Kung ano yung pinangahawakan mo, yun ang lalabas sa buhay mo. Kailangan may stand ka. Bago dumating ang temptations in your life, alam mo na kung ano yung gagamitin mong weapon. Alam mo kung ano yung huhugutin mong salita ng Panginoon. Dapat clear-cut principles sa ating buhay. Kasi
Ngayon, pangarap pa lang yan. Diba? Ngayon, pangarap pa lang yan. 5-10 years from now, it's a reality. Mga kabataan, pinakamagandang regalo nyo sa amin, sa inyong mga magulang, ikakasal kayo, dadaan kayo sa aisle na to, na ipagkakapuri kayo ng Diyos. Na ang Diyos magagalak sa inyo. Napakapangit na naglalakad ka sa aisle na yan, maraming doubt yung mga tao nakatingin sa'yo. Maraming duda, maraming suspecha. Kaya ngayon pa lamang, di ba? Learn to say no. Learn to say no. Yung mga lalaking yan, mamumilit lang yan, mamumulit lang yan. But mga kababaihan, stand for what is right. Learn to say no. Ladies, say no. Pag pinipilit ka ng boyfriend mo, what you gonna say? No. May prinsipyo naman, mayroon namang tapang. Di ba? Pag medyo kinukulit ka na. Di ba? Pag hindi ka pumayag, hiwalay na tayo. What you gonna say? No, wag mo kong iwan. May paninindigan. Di ba? If that is immorality, you should not do that. You should not go for that. If that is immoral, hindi dapat yan sa mga Kristiyano. Learn to say no. You ought to take a stand against liquor, tobacco, drugs, pornography, bad languages. Dapat wala na yung mga pornographic films sa inyong mga cellphone. Hindi yan pang Kristiyano. Ibababa niyan ang standard mo bilang anak ng Diyos. Tama? Ati mo sarili mo, mahina talaga, hindi ko talaga kaya. You take a stand while you are young. Kayo pa lang. May pinangahawakan ka na. Kristiyano ako eh, hindi dapat makita sa akin. Wala dapat sigarilyo ang daliri ko. Wala pa dapat baso ng beer yung kamay ko. Wala dapat baraha ang kamay na to. Kasi Kristiyano ako. Baptist ako. Ngayon pa lang bata ka, learn to stand for the Lord. Number two, David was outmatched, yet he stood. Outmatched. Okay, pag kinumpara mo siya kay Goliath, abay talon-talo si David. Okay? Number one, David was young, yet he stood. Bata siya, pero nanindigan siya. Number two, David was outmatched, yet he stood. 1 Samuel 17, verse 4 hanggang 7. Basahin natin ang sabay-sabay. Ready now? Read. And there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of God, whose height was 6 cubits and a span. Okay, tandaan nyo ha? 6 cubits and a span. Ni-research ko, ano ba yung mission ng 6 cubits? Okay? Ang katumpas po niyan ay almost nasa 9 feet. Ganong katangkad si Goliath. Hindi yung higante na ating pinapanood sa TV, yung mga, ano yung higante mababa sa puno galing sa taas? Kapre. Hindi. Yung may palabas, yung beanstalk, di ba? Oh, si Jack the Slayer, Giant Slayer, di ba? Hindi ganun ang higanting si Goliath, okay? Itong Giant Goliath na to ay 9 feet. Gano'n ba katas ang 9 feet? 9 feet. Ako ay 5'7". Ito 6. 7. So most precisely, yung bulaklak na yan, yan ang 9 feet. Okay? Yung bulaklak, yan ang 9 feet. Ganun kataas si Goliath. Okay? So malaki. Okay? And he had an helmet of brass upon his head. Mayroong
nakasuot sa kanyang ulunan na gawa sa brass, metal. Okay? Ibig sabihin, protection sa anumang bato, sa anumang hampas, meron siya. Okay? And he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. Sabihin, meron siyang baluti. Nakabalot sa kanyang katawan na made of brass, yung 5,000 shekels, ang katumbas po niyan ay 67 kilos. Ibig sabihin, yung baluti pa lamang ni Goliath, mahigit isang kabang bigas. Ganon siya kalaki. Ganon siya kalakas. Yung baluti niya, mabigat pa sa isang sakong bigas. Na suot-suot niya. Okay? Ganon siya kalakas. Then, verse 6. And he had greaves of brass upon his legs. May balot din dito. So, talagang wala kang tatamaan sa kanya. Okay? And a target of brass between his shoulders. Meron din siyang sibat. Verse 7. And the staff of his spear, yung pinakadulo nung kanyang spear na kanyang sibat, was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron. So ito naman, hindi brass, iron. Metal pa rin, okay? Yung 600 shekels, ang katumbas po niya sa kilos ay nasa 7 kilos. Ang katumbas niya sa pounds ay nasa 7 times 2, 14 plus 3, nasa 17 pounds. Ang katumbas niya ganito. Okay? Para ma-realize natin yung kalaban ni David. Ito po, ang bigat nito ay 20 pounds. Itong isa. Bigat? Bigat lang dito. 20 pounds ito. Okay? Bawasan mo lang to ng isang kilo. O tama, ng 3 pounds. O isang kilo nga. Bawasan mo lang to ng isang kilo, itong 20 pounds, konting bawas lang, yung dulo ng sibat ni Goliath, ganun kalaki. Dulo pa lang yun, ha? Yung dulo, yung tutusok sa'yo, yung tatago sa katawan mo, yung babaon sa'yo, yung dulo pa lamang, yung pinaka-head ng spear, 7 kilos na. Ganong kabigat na. And made up of iron. Can you imagine kung gaano siya? Katikas, gaano kalaki? Pag tinignan mo pa lamang, ganong katangkad, ganong balot na balot, at yung hawak niya, na spear ay ganong kalaki yung ulo na pag binato sa'yo, hindi ka lang ihahagis, itutumba ka, ibabaon ka. Ganon kalaki si Goliath. Okay? Compared to David, anong meron si David? Because he's a shepherd boy, ang damit niya? Damit ng isang pastol. Just what? Tela. Tela lamang ang pinakabaluti ni David against sa brass na baluti ni Goliath. Very outmatch. Okay? Pag pinapili ka, kanino ka tataya? Abay, lahat tayo tataya kay Goliath. Okay? Parang laban, boxing, si Steve, palalabanin natin kay, hindi, malaki pa si Steve eh. Si Cesper na lang. Si Cesper. Palalabanin natin kay Jabez. Okay? Ganun ang laban. Ganun kalayo. Lahat tayo, kakampi tayo kay Jabez. Okay? Walang kakampi sa'yo. Outmatch. Wala talaga. Okay? So this tells us na si David ay walang kapag-apag-asa, okay,
Pag nanood tayo ng boxing, inilalagay nila yung mga ilan yung tinalo, ilan yung draw, ilan yung panalo, ilan yung knockout, ilan yung reach, ilan yung height. Pag pinagbasihan natin yan, lahat pabor kay Goliath. Outmatch talaga si David. Okay? Sometimes, as we face life, ganun ang problema ang hinaharap natin. We are outmatched with our problems. Mas malalaking businessman ang kalaban mo sa negosyo. Hama? Mas mayayabang at mayayaman na kapitbahay ang lagi mong nakakasagutan. Mas malalaking tao kaysa sayo ang lagi mong nakakabangga. As we compare, may talo tayo. Mas may kapangyarihan yung ating araw-araw na nakakausap. Outmatch, the same with us. And because of that, natatakot na tayo. Hindi natin kaya. Isang simpleng mamamayan lang naman ako ng Pilipinas. Isang simpleng tao lang ako. Walang kakayahan, walang koneksyon, walang pera. Paano ko lalaban dyan? Kung ganyan kalaki ang problema ko, paano ko haharapin yan? Tama? So number one, David was young, yet he stood. Number two, David was outmatched, yet he stood. Number three, David was unprepared, yet he stood. Hindi siya nakahanda. 1 Samuel 17, verse 17. Pakibasa po lahat ng ladies. Okay. So, si David po ay hindi battle-tested. Si David po ay hindi prepared for war. Tumungo siya roon, not as a soldier. Tumungo siya kasi yung mga kapatid niya ay sundalo ni King Saul. At ang trabaho niya para tumungo doon ay magdala ng pagkain. At alamin ang kalagayan ng kanyang mga kapatid ayon sa utos ng kanyang tatay. Okay? Verse 20, lahat ng men. 20. This tells us he was but a shepherd boy. He was not prepared to fight a battle, yet he stood. Okay? There will be some time when we are totally unprepared, but we will be forced to take a stand. Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, may mga pangyayari na kailangan mong manindigan. Maring hindi ka handa, pero kailangan mong manindigan. For example, may nagtanong sa'yo, ba't ka baptist? Or, you try to visit somebody, and then yung somebody na yan, abay maalam pala sa Bible. Because of that, natakot ka. Or somebody which is bigger, authoritative than you, at nais mong witnessan, pero natatakot ka. We are unprepared. But because we want to stood for God, we will go on. Okay? Bagamat hindi tayo handa, may mga pagkakataon, isusulong ka ng Panginoon. Isasalang ng Diyos ang iyong faith. Hindi ka ready. Hindi ka ready. Pero isasalang ka ng Panginoon. For God to see what will be your reaction. Tutuloy ka ba? O aatras ka? O ngunyapit ka ba sa Panginoon? O lalayo ka? God will allow those things to happen in us. Maraming Kristiyano, paghanda na ako, aaralin ko muna yung Romans Road to Heaven. Mag-a-undergo muna ako ng operation go. Pag alam ko na yan, saka ako mag-witness. Ideal yan. But it never really happened all the time. May mga pagkakataon, ako, I tried, sabi ko, what is good sa nangyaring ito sa kapatid ko? Okay? Siya po ay vaccinated. Lahat ng kapatid ko, lahat ng
nanay ko vaccinated na. Kasi yung dalawa kong pamangkin, nagtatrabaho sa hospital. At doon sa hospital, doon ginagawa yung vaccination. Kaya nung kami nagkukuntwet, sinasabi niya, sino pa ang hindi vaccinated sa atin? Pumunta sa September 1, may schedule. Okay? So, because we are vaccinated, mas confident tayo na kakayanin natin ang COVID. Tama? Si nanay ko, vaccinated. Okay? At nag-positive siya, si nanay, 85 years old. Yung ate ko, 60 years old. Si nanay, very, very, very mild. Nasa bahay lang. Yung ate ko, lahat ng procedures ginawa sa kanya. Lahat ng proseso. Kasi nga, yung hospital na pinuntahan niya, doon nagtatrabaho yung anak niya. At yung girlfriend ng anak niya, doon din nagtatrabaho. Kaya nagpapatay sa kanya sa ICU, yung girlfriend ng anak niya. Ibig sabihin, they have connections. Kilala nila yung mga doktor. Nakausap nila mga hospital crew. So maasikaso ng maayos. Tama? Pero ba't nangyari? Bakit lumala? Ba't lahat ng nilagay na gamot? Bumili sila ng gamot? Hindi ko maalala yung pangalan eh. Ang halaga ng gamot sa social media, 45,000. Nakabili sila sa Sambuanga Hospital. Kasi yung asawa nung pamangkin ko na nurse, na anak ni Ate Evelyn, military. Kakilala sa Sambuanga, tumawag. From hospital, 24,000 plus nila nakuha. Isang gamot, isang bayal, isang turok. Okay? Ganon kahalaga. Ganon kamahal. Okay? Then after that, hindi gumana, hindi tumalab, kinakailangan siyang i-dialysis. Linisin ang dugo para yung mga toxins daw sa dugo ay mawala, mapalitan yung dugo niya. Okay? After that, tinignan nila yung effect. At first, mukhang gumanda. Maya-maya, balik ulit sa dati. Okay? Hanggang sa naging worse na, kinakailangan ng i-intubate. Okay? Para makahinga. Kasi ang baba na ng oxygen, hindi na niya kaya. At i-high flow, nahihirapan siya, kailangan i-intubate. So, in-intubate. In-ICU na. Pero yung kanyang progress, hindi makita. Okay? Hanggang sa binawi siya ng buhay, last Saturday, 11 o'clock in the evening. Okay? So, nung nagtatanong na kami, nabanggit nung kaibigan niya doon sa anak, sabi sa kanila, hindi nyo ba alam na si mama nyo ay nagkaroon ng TB before? Hindi nyo ba alam na nagkaroon siya ng sakit sa baga before? Hindi alam ng mga anak. Parang siguro maliliit pa sila. Yung ate kong yon, ang trabaho noon ay sa palengke. Nagtitinda ng baboy. Yan sa Imelda Market, sa sukat. So ang trabaho nun, gumigising nyo ng madaling araw at umuwi ng gabi. Halos 12 hours nasa labas yun para magtinda kasi siya yung pinaka, kumbaga parang pinagkakatiwalaan ng aming ante. Siya na talaga yung tumatayo sa mga pwesto nila. Matagal na siguro mga 20, 30 years, ganoon na siya nagtatrabaho sa ganoon. So hindi alam na meron pala siyang underlying condition before. Kaya nung tinamaan siya, ang tinatamaan po ng COVID, most likely, yung baga. Yan po talaga, dyan siya nag-work sa baga. Yan ang pinapahina niya talaga. Kaya normally, pag in-x-ray, laging pneumonia ang lumalabas. Kaya yung mahina yung mga baga, may condition kayo sa baga, talagang ingat po. Ingat.
Ingat po. Okay? So mga minamahal, ang nakagandaan doon, nung kami nagmi-meeting na, nagkaroon na kami ng mga Zoom meeting with my pamangkin, Zoom meeting with my family. So I shared to them the gospel. But first, lagi ko na sila ini-encourage ng salita ng Panginoon. Magtiwala sa Diyos. Yung mga prinsipyo tinuro sa atin ni Pastor, tinuturo ko sa kanila. Diba? Wala tayong pwedeng kapitan, kundi ang Panginoon. Sa kanya lang tayo mangunyapit. Pray lang tayo, magtiwala. Nightly, we have devotions. Ako ang nagli-lead, Tito Boy. Simula na po tayo. Ako kasi nag-iisang lalaki sa pamilya, kaya tawag sa akin, Boy. Kasi ako yung tagalinis ng kalsada, tagalinis ng kwarto. Boy, Tito, linisin mo pa to. Kaya tawag sa akin, Tito Boy. Okay? Ipo, yun naman ang naging kagandahan kasi nai-open up ko sa kanila yung Word of God. Nightly. Pati yung aming mga kabag-anak nasa abroad, kanina kausap namin na kung meron kasi sa aming pinakamalapit sa kanila, si Ate Evelyn. Okay? Ano mabalitaan nila, lahat sila ay nagsitawagan sa amin. So para bagang for us to say we are prepared in facing problems, no, we are not. God will allow a situation. Sabihin mo, Lord, kaya ko ba to? Lord, di ako handa. Tama? Hayaan mo, when God allow those things to happen, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya nga, mahalaga pag tayo natatakot, ako, paano ko ito bibitnisan? Kaya nga, sabi na po na sa atin, be ye ready always to give an answers of the hope that is in you. Kailangan mahalaga nag-aaral ka ng Word of God. Kasi, anytime, any moment, pwede ka magbahagi ng salita ng Panginoon. Okay? So, He is so young, and yet He stood. He is unmatched, and yet He stood. He is unprepared, and yet He stood. And number four, lastly, David was youth that was misunderstood, but still he stood. Si David ay isang kabataan na hindi maintindihan. He was misunderstood, but still, he stood. Ibig sabihin, people will question him. Bata-bata mo pa eh. Hindi mo pa kaya. Okay? There are so many dream busters. Marami tao di maniniwala sa atin. In 1 Samuel 17:28, and Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. But nagalit pa sa kanya si Eliab. Kasi narinig ni Eliab na nag-uusap si, nagtatanong si David doon sa mga sundalo. Sino yan? Nagsasalitang yan. Ay, ano yung pangako ng hari? Ganito pangako ng hari. Katasabi sa kanya ni Eliab, ang bihira ka, ba't nandito ka? And David said in 29, what have I now done? Is there not a cause? Wala bang dahilan? Wala bang dahilan? When God allow me to be here and hear that man, wala bang dahilan? There will be times, perhaps, when our loved ones and dear friends don't agree with us or understand us for taking a stand. Yet, if your stand is based upon the authority of the Word of God, I suggest you stand. Amen? Pag hindi ka nanindigan, hindi nila makikita yung kahalagahan ng paniniwala mo. Kyle, pag hindi ka nanindigan na tama ang simbahang ito para sa'yo, bubuti ka dito, aayos ka dito. Pag hindi mo pinanghawakan yan at hindi mo yan tinindigan sa harapan ng mga mahal mo sa buhay, they will never believe on you.
kailangan mong manindigan. Tama ang Baptist. Tama ang Bible. Tama ang salita ng Diyos. Tama ang simbahang ito. Ba't ako aalis? Ba't ako tatalikod? Ba't ako manlulupay-pay? Parang nung na-offend ang mga apostles and the Lord Christ asked Peter, will you also go away? Aalis ka rin ba dahil na-offend ka sa akin? Kagaya ng marami mga disipulo, ano sabi ni Peter? To whom shall I go? Eh, Panginoon, kanino ba ako pupunta? You have the words of eternal life. The same for us. Tatanungin ka ng Panginoon, to whom shall you go? Iiwan mo rin ba ako? Tatalikot ka rin ba sa akin? Ma-open ka rin ba sa akin? Anong sagot natin? The same answer na binigay ni Peter. To whom shall I go? Lord, you have the words of eternal life. Wala kami pupunta ang iba kundi ikaw. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. I suggest, when somebody questioned your faith and your stand for God, ba't ipapatuloy ka ba dyan? Ba't nagbibigay ka ng offering? Wala na tayo kinikita, nagbibigay ka pa. Tama? Ba't nagbe-first fruit ka pa? Eh, kapos-kapos na nga tayo. Ba't nagtatites ka pa? Ba't pupunta ka pa sa simbahan na yan? Nahihirapan na nga tayo. Will you stand for your faith? Will you still go on? Dito ka na lang. Mas masaya dito. Sa simbahan nyo, maraming restrictions. Pagagalit si pastor, lagi mo sinasabi, ayaw ni pastor, di ako pwede. Pag dito ka, wala nang pastor. Walang restrictions. You have freedom. Will you stand for your faith? David was shoot that was misunderstood, but still he stood. Nanindigan siya para sa kanyang Panginoon. Ang tanong, wala pang dahilan para ipaglaban? Tagay ng tanong ni David, is there not a cause? Wala pang dahilan para manindigan sa pananampalataya? Di ba ipaglalaban ang bukas mo? Yung kinabukasan mo, yung buhay mo, yung pananampalataya mo, yung simbahan mo, yung pastor mo, yung salita ng Diyos, ang gawain ng Panginoon. Is there not a cause? Tatalikod na lang ba tayo? After all those favor and grace given by God to every one of us, ganun-ganun na lamang ba? After ng kaligtasan, anyway, save na ako, I'll go to heaven. Maglingkod o hindi, I'll go to heaven. Is there not a cause? There is a cause, mga minamahal. Kay David, pinigilan siya ni King Saul. Bata ka pa. Hindi ka battle-tested. Hindi mo kaya. Yung kalaban mo, simula pagkabata, sundalo na yan. Si Eliab, yung kuya niya, yung mismong inaasayang kakampi sa kanya, matutuwa sa kanya, dahil kilala niya, yung mismong kuya niya, nagsabi sa kanya, mayabang ka eh. At andito ka, puro kayabangan. Those are dream busters. Sometimes people will not believe on us. They will not believe on you. Tayo mo, I will walk by faith. God will sustain me. God will provide. God will promote me. God knows the end of my story. I will trust my God. Is that true? Can you tell it to people? Maninindigan ka sa para sa Panginoon mo. No matter what. Hindi mo iiwan ang gawain ng Diyos. Mamahalin mo ang salita ng Panginoon. Nagpapatuloy ka. You will not quit trusting your God. Ano man ang dumating sa buhay mo, sagutin man ng Diyos ang panalangin mo. Umayos man, gumaling ka man o hindi. You will never leave your God. You will never quit in your faith. You will say, dito na ako, isinilang
Dito na ako naligtas, dito na ako mamamatay. This is my life, this is my home. Is that your stand? Is there not a cause? Will you stand up for Jesus today? Like David. Why? Because there is victory. Pag nanindigan ka sa Panginoon, may tagumpay. Learn to trust the Lord. Learn to stand up in your faith. Pag nangyari yan, God will be glorified. Tingnan niyo po ang 1 Samuel. Mahaba-haba ito. Simula verse 40 hanggang 51. Basahin po natin. Verse 40. And he took his staff in his hand and choosing 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistines. So ilang bato ang kinuha ni David? 5 mahikinis na bato mula sa batis. Okay? Ibig sabihin, dinadaluyan ng tubig. At yung tubig ang nagpapakinis doon sa mga rough edges ng bato. Okay? Verse 41. And the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. May tagadala pa ng shield. Si Goliath. Okay? Verse 42. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy and of fair countenance. First time nakita ni Goliath yung kalaban niya. Nakita niya, ano ba naman to? Natawa si Goliath eh. Bakit? For he was but a youth, ruddy, and of a fair countenance. Simpleng tao lang. Walang something different, something extra, wala. Normal lang. Verse 43. And the Philistine said unto David, am I a dog? Aso ba ako? Ang tingin mo sa akin, aso? That thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. Okay? Verse 44. And the Philistine said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. Abay, tinakot na si David. Yan ang po ang laban ng takutan eh. Okay? Nung sila'y nagharap, una, inasar. Tama? Una, inasar ni Goliath si David. Tingin mo sa akin, aso? Pangalawa, tinakot, tinreten. Ano nga gawin niya kay David? I will give your flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. Sisindakin ka ng diablo. Pagharap ka sa problema ng buhay, sisindakin ka ng kaaway ng Panginoon. Tatakutin ka, ipapakita sa iyo, napakaliit mo, hindi mo kaya to. Okay? 45. Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Tingnan niyo po ito. Si Goliath, handa sa laban. Dala, espada, dala, sibat. May sandata para patayin ang kaaway. Okay? It shows Goliath was ready. Okay? Si David, ang sabi niya, but I come to thee in the name of the Lord of hosts. Ako ay humaharap sa iyo sa pangalan ng aking Diyos. Okay? Not me, but in the name of my God. Pag humaharap ka sa laban, hindi tayo. It's not our strength.
It's not our capability. It's not our solution. We face problems in life with our God. Yun ang difference. May kakampi ka. Yun ang haharap sa laban mo. Hindi tayo mismo. Verse 46. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Tinakot ba ni David? Hindi. Yung faith ni David says, I will do this for you for my God, that people may know that there is God in Israel. Not for him. Not for him. Okay? Hindi ka natatalunan kasi mas magaling ako sa'yo. Kasi mas mahusay ako. No! Upang malaman ng mga tao na mayroong Diyos ang bansang Israel. Okay? 47. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. The battle is of the Lord. Sa lahat po ng ating laban sa buhay, huwag mong labanan yung problema ayon sa level nila. Ang level na pakikidigma nung panahon na yon, espada sa espada, sibat sa sibat, kalasag sa kalasag. But si David, hindi yun ang ginamit niya. Yun ang sinuggest ni King Saul. Isinot ni Saul, ni King Saul yung kanyang baluti kay David. Inilagay yung espada niya kay David. Ang sabi ni David, I cannot use this. Why? It was not proven. Hindi ko pa ito nasubukan gamitin, hari. Hindi ako sanay dito, hari. Ang sanay ako lumuhod sa Panginoon, hari. Ang sanay ako mangunyapin sa Panginoon, hari. Ang sanay ako dumalangin sa aking Diyos, hari. Sa lahat ng problema mo, saan ka nasanay sa pagharap nito? Nasanay ka saan? Sa lahat ng problema ang ating hinarap, dito tayo nasanay. Sa salita ng Diyos. Ba't mo iiwan yung nakasanayan mo? Ba't mo iiwan nabigay sa'yo ng tagumpay? Tama? Can you imagine? Ang kalaban ni David, espada, sibat, baluti, kalasag. Ano ginamit ni David para talunin si Goliath? Ano ginamit ni David para talunin si Goliath? Pinaikot-ikot ang kanyang, sa Tagalog, tirador. Sa English, sling. Okay? Sling. Is it precise? Yung alam mong tira, can you imagine? Can you imagine? Ako inisip, inaarangan ko. Can you imagine? Yung sling, ito ay, marahil ito'y tela na nakaikot sa dulo, doon nilagay yung bato, tapos i-release mo yung isang mong hawak. Okay? Habang iniikot mong ganon, saka mo bibitawan yung isang mong hawak na maliit para kumawala yung bato, boom! Is it precise? Ganun ba kadali? Tama? Sa atin, yung tirador natin, yung rubber, di ba rubber? No? Saltek! Yung tirador natin, di ba? Yung may sanga ka ng bayabas na nakaway, talagyan mo ng rubber at papatakin mo yung rubber. Bilis! Boom! Yan! Pag tinamaan ang ibon, patay. Okay? O, tinan nyo yung difference, ha? Saan tinamaan si Goliath? Sa forehead. Meaning to say, kung ano yung exposed sa kalaban, doon siya binanatan. Okay? Meaning to say, huwag mong labanan yung kalaban mo
sa paraang nais niya, sa level na nais niya. Yung level ni Goliath, abay ispadahan tayo, sibatan tayo. Talo si David, bakit? Hindi wala nga siyang baluti eh. Ito nakabaluti, tatamaan na niya yung brass. Tatamaan niya yung metal. Abay, hindi niya makasaktan si Goliath. Sa paraang gusto niya na laban. Tama? The same manner with us. Huwag ka makipagmurahan sa kapitbahay mo. Yun ang paraang gusto ng Diablong lumaban ka. Makipagsapakan ka, makipagsampalan ka, makipagsigawan ka, makipagmurahan ka sa Facebook, dyan sa Twitter, dyan makipagchat ka na kung ano-ano. Yun ang level ng Diablo. Yun ang level ng kaaway mo. Kaya kahit anong banat mo, hindi tumatalab sa kanya. Bakit? Nakabaluti siya. Ikaw ang talo, why? Kristiyano ka eh. Tama? Yung binitawan mong salita, nakasakit ba sa kanya? Yes, definitely. Pero mas higit na nakasakit sa'yo. Bakit? Kristiyano, ito ba't ganito nagmumura? Tumo, umopensa ka na? Yung opensa mo, opensa pa rin para sa'yo. Depensa para sa kanya at tira pa rin para sa'yo. Kasi Kristiyano ka eh. Huwag mong labanan sa paraang gusto niya ang sanlibutan. Si David, sa biyaya ng Panginoon, sabi ko, paano namatay si Goliath? Come on, tell me, paano siya namatay? Ano nangyari sa bato? Nung tumama sa noo, ano sabi ng Bible? Bumaon. Bumaon. Yung bato, smooth. Okay? Smooth, ang sabi ng Bible, makinis. Okay? To disrupt. Yung para sumugat, kailangan mag-spam. Tama? Pag may mga blunt object at tumama sa'yo, masusugatan ka. Okay? Mas madali. Pero ang ginamit ni David, smooth stone. Paano yung smooth stone nagsunk sa forehead ni Goliath? Paano yung bumaon? Gaano kalakas? Can you tell me gaano kalakas yung pagkakatira ni David? With that sling na pinaikot-ikot niya at kanyang binitawang paganon, na unlike kung ikaw ay nakatirador ng rubber, may tension, tama? Pag binitawan mo, boom, mabilis. Kung sa baril, meron ng spring, meron pang powder, boom, mabilis. Pero ito human eh. Pinaikot lang yung kung gaano ka sa science, 'di ba? Yung tawag doon. Yung tension, 'di ba? Can you imagine paano bumaon yun sa noo ni Goliath? Hindi naman rubber, hindi naman persado. Just a human, 'di ba? Kung hindi siya tinulungan ng Panginoon. Paano tumamang mismo doon sa open space, doon sa walang baluti, kung hindi siya tinulungan ng Panginoon? Hindi magagapi ni David si Goliath kung hindi siya tinulungan ng Panginoon. The same manner with us, mga minamahal. Sinlaki man ni Goliath ang problemang ating kinakaharap, pag tinulungan tayo ng Panginoon, walang malaki na hindi pwedeng tamaan. The more big it was, the easier it was hit. Ang perspective ni David ay different from others. He did not see what everyone else saw. An invisible giant, he saw an opportunity. Okay? Yung method niya kakaiba. Differ from others. He decided to use proven weapons, yung sling, that he knew would work, not the conventional ones, espada o sibat. His conviction differed from others.
he recognized Goliath had no covenant with God, while David felt passionately committed to God's covenant. And lastly, his attitude differed from others. He saw Goliath not as a threat too big to hit, but as a target too big to miss. Kaya natin gupuin yung kalaban natin, gaano mang kalaki yung problema ang kakaharapin natin, sa tulong at biyaya ng Diyos. Sa lahat ng laban natin sa buhay, lagi mong isipin, ang laban na to, this battle is the battle of the Lord. Hindi ko to laban. Lord, laban mo to, Panginoon. Anak mo ko eh. Sasamahan mo ko, magtatagumpay tayo, kasi Lord, magkasama tayo. Sa ganung paraan, mga minamahal, verse 50, so David prevailed over the Philistines with a sling and with a stone and smote the Philistine and slew him, but there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine and took his sword and drew it out of the sheath thereof and slew him and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Kailan ka iiwan ng problema? Pag nakita ng Diablo, nagtatagumpay ka. Okay? Have a series of victories in your life. Ipakita mo na kaya mo magtagumpay sa buhay. Hindi yung sa lahat ng problema dumating sa'yo, sa lahat ng problema, talo tayo. Pin down tayo, iyak tayo, hagulgul tayo, lupasay tayo. Ipakita mo sa Diablo, kaya mong magtagumpay. I will stood up for my God. I am young, yes. But with my God, whatever, whoever my enemy is, what might be the size of my problem, I can defeat with my God. Kaya, itong COVID, kaya natin magtagumpay dito, mga kapatid. Yung hirap ng buhay ngayon, kaya natin magtagumpay dito. Just stand for the Lord. Stand with God. Huwag mong iwan ang Panginoon. Sa panahong ito, wala tayong pwedeng kampihan kundi ang Diyos. Wala tayong pwedeng hinga ng tulong kundi ang Panginoon. Government fails. Our connections fails. Our employers fails. Our business fails. Lahat. But not our God. Siya lang ang kakampi natin. So mga minamahal, itong mga kabataang ito, learn and have a strong conviction and a principle that no matter what, you will stand for God. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Ang buhay ni David ay napakagandang paalala sa aming Panginoon na kahit gaano kalaki yung aming problemang kakaharapin sa buhay, ito man ay maging gulayat sa aming buhay. At first glance, Panginoon, matatakot kami kasi ang laki. Masisinda kami kasi ang laki. At balot na balot ng baluti yung kalaban namin. Para bagang vulnerable, Lord. Imposibleng tamaan. Imposibleng masaktan. Imposibleng matalo. Lord, turuan po, Panginoon, kami na tumingin kami sa iyo. Help us and make us, Lord, to exercise our faith that God is with us. Walang problema kaming haharapin na hindi ka namin kasama. Salamat po. Turuan po, Panginoon, kami manindigan. Ano man po ang problema ang aming harapin, manindigan kami para sa iyo. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong salita. Salamat sa buhay ni David. Salamat po sa pagtulong mo sa kanya kung paano siya nagtagumpay laban kay Goliath. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Habang tayo po'y nakayuko, habang tayo po'y nakapikit, when was the last time you stand up for the Lord? Yes, problems come and go.
Temptations come and go. Hindi nawawala, hindi nauubos po ang temptations. Hindi nauubos po ang problema. God allow those things in our life to test our faith. Ang tanong ko sa iyo, pag sinubok ng Diyos ang buhay mo, ang pananampalataya mo, mananatili ka ba sa Diyos? Magtatagumpay ka ba? Pipiliin mo ba ang Panginoon sa buhay mo? Pag ayaw ka pagsimbahin, magsisimba ka pa rin ba? Pag pinipigilan ka maglingkod, maglilingkod ka pa rin ba? Kung sabi sa'yo, huwag ka nang manalangin, mananalangin ka pa rin ba? Kung sinabi sa'yo, huwag ka nang magbigay, magbibigay ka pa rin ba? Pag sinabi sa'yo, talikuran mo na ang Bible, magbabible ka pa rin ba? When your faith is being tested, will you stand for God? Mananatili ka ba sa Panginoon? Even sa panahong ito ng pandemya, will you stay with God? Answer my question. And your answer, dito po, gawin mo sa altar ng Panginoon. Give your answer to the Lord dito po sa altar ng Panginoon. Will you stand for the Lord? Pipili mo pa rin ba ang Diyos? The easiest way is to get out, to go away, to turn back. Pero hindi po yan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang nais sa inyo ng Diyos, manatili ka. Mamatayan ka man. An answered prayer man. Mahirapan ka man. Mananatili ka sa Panginoon. Your first, your last, and only option is God. Wala nang iba. Have principles in life. Tindigan mo yung mga prinsipyo na yan. Yan ang maglalapit sa iyo sa Panginoon. Stand for God. You pray.